ano ba yung inahi mong tulong? Sino? Yeah, para kay Rumrum sa Ubando. Rumrum Ubando. Anong anong naging problema noon? Saludo, isang grupo sa pinamalayan. Ang hangarin nila ay tumulong sa mamamayan natin na kinakapos at mga nahihirapan. Sumusuko na sa buhay at pinanghihinaan ng loob ay gumagawa. Isang mapagpalang araw pong muli, mga kasaludo. Welcome back again po sa aking YouTube channel. Ito po ulit. Kami po ay may pupuntahan uli na ka-seminar ng aming grupo na Barangay Empowerment. At bago po ako umalis ngayon ay may nakausap po ako, may nag-text po sa akin kaninang umaga na humihingi siya ng tulong para mabigyan ng konting ayuda yung kanyang kapitbahay na sinend po niya sa akin ang mga pictures. At nakita ko po yung picture, tinanong ko kung anong sakit, ay medyo nagkakaproblema daw po sa pag-iisip. Nung tinanong ko po siya kung ano po ang pwedeng maibigay ng kasaludo sa kanyang nire-request, ay ang sinabi po niya ay kahit nalaan daw po yung basic needs. At nagkataon nga po, ganun po ang ating binibigay. Kaya ako po ipalis na dito sa bahay at magtatagpo po kami sa isang lugar nung tao. Hindi ko na po pupuntahan yung bahay nung inihingi niya ng tulong kasi nga po ako po may pupuntahan pang seminar. Kaya aabot ko na lang po sa kanya yung ibibigay natin na konting ayuda para doon sa pamilya at doon sa may sakit. Kaya yun po, muli po mga kasaludo, kaya po dito, kapag may humihingi ng tulong sa atin, talaga pong nakakaginhawa po ng kalooban na tayo ay makakapagpamalasakit at makakapagpasaya ng mga tao. Ayun po mga kasaludo, maraming salamat pong muli sa aming mga sponsors, maraming salamat sa inyo dahil sa inyo ay marami tayong napapagmalasakitan at napapasaya ang mga tao. Panoorin nyo na lang po yung susunod na mga videos. Ano ba yung inahi mong tulong? Sino? Yeah, para kay Rumrum sa Ubando. Rumrum Ubando? Anong naging problema nun? Andito yung dati siyang special child na parang bumalik yung sakit niya. Parang epileptic? Hindi ba? Matapos ngayon ay parang nagkakaroon ng problema. Nawala naman yung sarili. Ilan taon na yan? 22. Ay ganito totoo ha, yung aking ibibigay na tulong ay pasensya ka na, yun ay sabi mo naman ay basic needs, bigas at saka noodles yun ha. Ang importante ay sana ay makatulong sa kanya yun ha. Saglit lang totoo ha. Oko, yan po mga kasaludo, ang aking kaibigan si Oko Lakay ay siya po yung nagmamalasakit doon sa kanyang kapitbahay, kaya lumapit po siya sa kasaludo. Sige totoo, ipabot mo na lang yun doon sa pamilya ha. Sige, salamat totoo, salamat. Sige. Nandito po kami, ako ngayon sa Barangay Kakawan at gaya nga po ng sinabi ko, nagkakandak po ng seminar ang aming kasama si Atty. Mauro Hilera at ito po ay regarding sa Barangay Empowerment. Ako po ay papasok na sana, nakita ko po yung aking mga kasama, dati pong kasama, kapulis noon, kasaludo ngayon. Tanggalin mo muna yung face mask pare. Para malaman. Yeah, yeah, siya po si Inspector Hill Gubot. At ito po ang pinakamatigas. Ito po ang pinakambata sa amin. Si SPO 2 Seriaco Usar. Yan po ang pinakambata sa amin. Tsakoy po. Yan po ang mga dati kong kasama na mga nag-retire na po kami. Mga retirable. Expelled lang po. Expelled. Ay, bago po ako pumasok dun sa hall na pinagkakanta ka ng seminar, ay nakita ko po sila dito at nakatambay. Kaya mga kasaludo, yan po. Nakakita po ako ng kapulis noon, kasaludo ngayon. Sige po. At ako yung may dadagdag lang po bilang karanasan ko po bilang pulis doon sa mga barangay official. Alam ko po ang inyo pong barangay ay tahimik, pero hindi po natin masasabi na ang pagiging tahimik ay hindi po nagkakaroon ng problema. Magbibigay lang po ako ng konti tip. Regarding po ito sa church warrant at saka bypass operator.
Kasi po, alam naman po natin, lalo pa kayong mga barangay official, na ang search warrant at bypass operation ng mga pulis ay kailangan talaga ng witness ng isang elected barangay official. Ang tip ko lang po sa inyo, kung halimbawa po sa bypass operation, ang ginagawa po kasi ng pulis, pupunta sa barangay, kakausap po si Kapitan kung sino ang available na barangay official para isa sa mga witness sa gagawin nilang bypass operation. Ang tip ko po sa inyo, huwag kayong mahiya na magsalita sa mga pulis. Sabihin ninyo, magwi-witness po kami at ang aming picker mahal lang na apidabit ay yung nakita namin. Wala na pong iba. Okay po, kasi po, ang nangyayari po kasi pag sinabing bypass operation, pag dumating doon ang barangay official, nahuli na yung tao. Tapos ang picker mahal nyo sa apidabit ay nakita yung nakabutan. Handa po ninyo, kayo po ay gigisahin ng sa witness stand ng abogadong kukunin ng suspect. Yan po. Kaya po, ang aking good tip sa inyo, huwag po kayo mahiya. Basta, pag nakita po ang ginawa nilang apidabit, ay hindi ko sa inyong nakita, ay pabago nyo. Kasi yun po lang ang pipirmahin nyo. Iba rin po ang search warrant. Ang search warrant po ay iba dun sa bypass. Kailangan din po magsalita din kayo. Sir, sige po, mag-witness po kami. Kasi po, ang papasok ng pulis lang yan ay searcher, recorder, taga-camera nilang pulis at kayong mga witness, media, barbetisan. At ang sasabihin din po ninyo, baka po pwede yung mag-search, yung sinasabing searcher, kung saan po siya nandun, dapat po nandun kami. Kung bago siya magbuklat yung isang gamit ng isang drover, anong kailangan po ikita namin. Kasi kalimitan po, sa pidabit, ang nilalagay ulit, ay nakita namin yung ginugat ni sa ganyan yung ano ay nakita namin pero sa totoong buhay po nakataligod kayo at tinawag nila kayo ay kunyal meron po ditong nakita. Tandaan po ninyo kahit saan pong korte kapag ang inyong pinirmang apidabit ay makatotohanan kahit kay pagbalik-balik pa rin ang pinakamagaling na abogado masasagot at masasagot po ninyo dahil totoo yung inyong pinirma. Yun po ang concern ko lang po sa inyong mga barangay official. Medyo nabahaba po ko, pero sa samantalahin ko na po, tatanggalin ko po muna yung aking hapos po. Ako po, pagka-retire ko ng police 2018, talagang ang puso ko po ay para sa tao. Ako po ang author, founder ng Kasaludo sa YouTube at saka sa Facebook page. Makikita po ninyo yung aking nasuot ngayon, Kasaludo. Ako po yung Kasaludo tal na namimigay ng tulong sa abot na aming makakaya galing po sa mga sponsors. Yan po ay itinayo ko noong early 2019, pa last day na po na APA, last month na po ng 2019. At ako po ay nagpapasalamat sa mga tao na nagsubscribe sa akin dahil ako po ay 1,000 subscriber na. Ang YouTuber po kasi may tinatawag pong monetize. At ang plano ko po dyan, para ko po yung monetize na, yung ibig sabihin sa mga sweldo, idadagdag ko pa po sa Kasaludo yan para maitulong ko pa sa tao. At declare po ni President Digong Duterte ang lockdown sa buong Pilipinas noong March 15, 2020. Si Kasaludo lang po ang nasa kali, nasa barangay, nasa mga laylayan, namimigay po ng konting tulong dun sa mga taong nagre-request po sa amin. Yan po ay konting bigas, konting ano, na mga nanggaling po sa sponsor. Yung nagtatanong po dyan, bakit daw yung pagtulong ko ay kailangan ko pa daw i-social media. Ulitin ko po, makikita nyo po ang tarpulin ko dyan, Kasaludo tal, ordinaryong tao, simpleng vlogger, maliit na YouTuber, nagmamalasakit at nagpapasaya. Wala pong YouTuber na hindi gumagamit ng social media. Ang mahalaga po doon yung dalawang nasa baba, nagmamalasakit at nagpapasaya. Maraming salamat po sa inyo.